Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog for today's video po mga ka-viewers. Kung naalala niyo po yung finiture po natin na pintuan si RM Woodworks, meron po yung naging project. Ito po yung tinatawag niyang baledutong or Casa Antigua. Sa Tagalog po is Lumang Bahay. So ngayon tara, itutur ko na po kayo dito para mas lalo niyo po ma-appreciate ang kanyang ongoing po na project. Payang pa lang mga ka-viewers, oh, pang malakasan na ng sinaunang panahon talaga. So tara po, for sure matutuwa po kayo sa ipapakita ko sa inyo dahil kakaibang dream house naman po ito. So yung fences po ay mga temporary lang po yan, pero soon aayusin pa po yan kasi nga po gaya na sinabi ko, ongoing po yung project. Para po sa lupa ni Casa Antigua, ito po ay 500 square meters at ito naman po kanyang dream house. Ang laki po nito, total floor area is 105 square meters. At ito po, halos ang ginamit, 90% po is hardwood. Then, onting-onti lang po yung konkreto dito sa kanyang bahay. Gaya po ng nakita ninyo, ang datingan po is old house. Ayun po ang gusto pong i-preserve po ng owner, yung Magmala Antigua po ang datingan ng kanyang dream house. So gaya po niyan, meron po siya ditong mga ginamit na nung kopong-kopong pa talaga. So gaya na ito, meron parang gilingan po ng bigas. Ayan. Then ito yung side view niya. Dito po naka-railings na. Na-railings na to. Then dito po, lalagyan pa ng railings yan. Soon ipapakita ko po sa inyo pag natapos na ito. Ito po, ongoing project din po yan ng owner. Basta, papakita ko po pag natapos lahat yan. So, ito yung kanyang back view. Or other side. Then, ito po yung pinakalikod dito. May ginagawa pa po, no? Dito po tayo. Dito mga ka-viewers, ayan, napakaganda po ng window ng owner. Ito ay copy spin sa taas. Then, antigo po na datingan po ng bintana. And now mga ka-viewers, pasok na po tayo sa loob dahil excited na po akong ipakita sa inyo ito pong bahay po na antigo. Imagine mga ka-viewers, oh, kung gaano po ka-solid wood po yung mga ginamit dito. Ayan. So dito po mga ka-viewers, hindi tinipid talaga sa kahoy. Tignan nyo naman po yung spacing na kanyang trellis. Sobrang maliliit lang po yung gap. Then, pag may bisita, ayan. May bell. Then, lagyan na po ng payo. Ito pong flooring, ito po yung ginagamit dati para makalipad yung mga eroplano. Pero ngayon po, temporary lang po ito. Soon, ay magiging solid wood po yung lapag na ito. Then, dito po, merong old po na window, copies, ayan. Then, dito sa wall, ito po yung unang batsa nung araw pa naglalaba. Ayan. Tapos syempre mga ka-viewers, yung mga ginagamit sa kalabaw, pang-araro, ayan. Tapos dito sa main door, ito po, Tatak RM Woodworks yan. Yung ganyang pintuan po, kung napanood yung vlog natin, siya po ang may-ari po nito. Then sa taas po, merong baybayin na pinuntahan ng gold para talagang ramdam mo yung pagka-Pinoy po ng bahay. Then syempre, mga pang-decor po. Soon mga ka-viewers, magkakaroon din dito po ng swimming pool. Ayan, so marami pa po tayong aabangan sa project po na RM. And sa ngayon po, ito po yung itsura po ng back view ng kanyang lupa, yung mga fences. Ayan po yung back view. Mga ka-viewers, bago po tayo papasok dito sa loob ng Casa Antigua, kung na-amaze po kayo sa labas ng bahay, mas lalo po kayong ma-amaze dito sa loob dahil po ibabalik ko po kayo sa nakaraan. Every pieces po nasa loob, talagang kasaysayan po. Ganun po yung mga nandito sa loob. Mga ka-viewers, ito na yung loob niya. So hindi ko alam kung saan tayo mag-start, pero di ba? Naalala niyo po yung mga panahon na ganito pa yung upuan, ganito pa yung mga kagamitan. Ayan po.
Sa flooring, mga ka-viewers, ang ginamit po dito, alam nyo po yung ginagamit sa bowling. Ito po yung hardwood na nasa flooring po ng bowling. So, ang tawag daw po dito is sofa. At doon nga daw po nanggaling yung salitang sofa sa wood po na ito. Anyway, mga ka-viewers, ayan. Ito po, naalala ko po ito, ganito po yung upuan dati ng lola ko. Ito pong roof, dahil po talagang may mga ginagawa pa kasi yung owner po hanggat maaari, talagang detalyado, kaya inuunti-unti po mahanap pa siya ng best pieces po ng wood. Ang perfect po na pwedeng ilagay dyan para sa ceiling niya, kaya wala pa pong ceiling. Pero anyway, mga ka-viewers, aesthetic po, bawat anggulo ng loob ng bahay, sobrang ganda. Ayun po, mga ka-viewers, yung pinasukan natin main door kanina. Then ito po, sa taas meron siyang post lamp. Ayan. Then, syempre, TV po na nakasuksok pa noon nung araw sa cabinet. Then, yung nagustuhan ka din sa kanya dito, yung mirror. Ayan. Yung mga lamp nung araw. Then, mga helmet. Mga antique na din po yan. Then, dito, ito po. Naalala niyo po ba nag-aaral tayo ganito yung globe? Then, yung electric fan po. Hindi ko po kasi ito naabutan. Kumalakas po ba ang buga ng hangin na ito? Then, mga ka-viewers, oh, even yung mga songbook po. Ayan. Diba? Ang saya-saya ng ganito. Yung makakita ka ng ganito. Yung idol natin, si Bee Gees at Beatles. Kaka-miss. So, again, ito po yung living area. Para mas lalo niyo po ma-appreciate yung ganda po ni Casa Antigua. Wow, super wow. Then dito naman po tayo sa gantong angulo. Dito po meron siyang loft type po na bed. Ayan. Luma siya pero modern po ang pagkakadesign. Napakagaling. Then dito meron pa po rin siyang mga antigo po na kagamitan. So dito, ito, nakagamit ako ng ganito ng araw. Ayan. Then, oh, pang malakas ang cellphone. Then, antigo na cabinet. Ito siguro yung ginagamit sa kalabaw. Ayan. Then, meron siya dito ang accent chair. Guys, pwede mo itong try itong accent chair. Ang ganda, oh. Ganda, no? Wow. As per po kay RM Woodworks, ito pong TV ay gumagana pa po ito. Then, meron din siya mga radio ng araw. Ayan. Then, syempre, pang malakas ang lampshade. Then, mga camera. Ang ganda na ito, no? Di ko lang alam kung saan yung nabili, pero ang ganda po na pieces na yan. And gusto ko talaga yung window niya. Then, mga ka-viewers, plus ko po sa loob. Promise. Then, dito po, merong hagdanan papunta po sa taas. And ito. Ito, naalala ko itong gantong klase na upuan. Then, ayan, mga electric fan po nila. So, dito po sa counter bar, hardwood. And gusto ko yung pagkakapasok nung ginagamit sa pagsasaka, pag-aararo. Mga ka-viewers, ang galing. Pinasok din sa hardwood plus sinabitan po nila nung ginagamit nilang lamp pag po nang huhuli sila ng palaka. Ito po electric fan na ganito. Gumagana pa po yan. Kahit rustic na siya. Then ito yung pang ano ng ice, pang crush. Then ito po mga ka-viewers ha. Ngayon naniniwala na talaga ako na pang malakasan talaga ang brand na standard. Kasi po mga ka-viewers, itong electric fan na ito ay gumagana pa yan. Ayan o. Legit na standard. Dito po kay Casa Antigua, mga ka-viewers. Once po na-visit na yung bahay, talagang magpa-flashback po yung mga nakaraan ng araw. So, ito po mga ka-viewers, yung kanilang kitchen. Siyempre, ang lakas po mga Pinoy po ng setup. Imagine po yung gantong kitchen. Diba? Nakakatuwa talaga sobra. Ito pala mga ka-viewers, yung ginagamit na lunchbox ng mga
farmer nung araw, ayan. Then ito po mga ka-viewers, ang sabi nila nung araw, hindi mo na daw kailangan ng ref kasi yung tubig daw po na iinumin mo from this ay talagang legit po na napakalamig. Ganun po daw. Tapos ayan, para mas lalo niyo po ma-appreciate yung ganda ng kitchen. Ayan. Then dito po, from here, ayan po ang magiging view. So meron pa po talaga mga ongoing po na gagawin dito. Kaya abangan niyo po yan, gagawa po tayo ng another vlog. Dito po mga ka-viewers, meron po ditong bedroom na still ongoing. Alam niyo po mga ka-viewers, para ma-achieve po ito ni RM Woodworks, talagang mabusisi po siya sa pagpili po ng gagamitin kahoy and syempre po yung mga gagamitin po na pang decor, kasi ang gusto po ng owner talaga is lahat antigo and syempre bagay na bagay po dito sa kanyang proyekto na ginagawa. Ngayon po ay akit naman po tayo dito sa kanyang loft bed. Papakita ko po sa inyo yung itsura. So tara, akit tayo. So syempre ito po mga ka-viewers, ang ginamit po na hagdanan ng owner ay steel. Old wood na din po ito pero syempre matibay. So tingnan natin kung kaya ko pang umakyat. Oh, okay. Pag-akyat mga ka-viewers, ito po yung makikita natin. Ayan. Wow, ang kitang bayawa. Ayan po, no? So dito, lalagyan niya ng foam para mas mahigaan na po. And ayan po yung top view niya, no? So ito daw po, yung center light, lalo itong palitan po ng owner. Hahanap pa daw po siya ng mas luma. Kaya baka meron po kayo ng ganon. Baka po pwede siya kontakin, na i-share po natin sa kanyang project na ginagawa. Ayan. Lakas ng hangin. Oops! Ayan. Napaka-press ko dito. Wow! Mga ka-viewers, ang press ko dito. Oh, ang sarap po tumira sa gantong bahay. And ayan po mga ka-viewers, ang project po ni RM Woodworks, Casa Antigua. So mga ka-viewers, no, talagang na-overwhelm ako sa pag-invite sa atin ng owner dito dahil natutuwa po ako, parang po ako nasa museo na rin. Dahil nga po, sobrang ganda po ng project niya. Ngayon po, kung plano niyo pong, or pinapangarap niyo po magkaganto rin po na dream house, pwede po kayong magpagawa kay RM Woodworks. Ilalagay ko po sa description box yung contact details nila. And ayun po, kayo nila po mag-usap kung paano po ma-achieve yung ganito at magkano po yung possible na abutin, no? Again, kung meron lang po tayong mga subscribers ang interesado po sa ganito pong bahay. Ngayon po mga ka-viewers, soon babalik po tayo dito kasi marami pa po mga gagawin dito at still ongoing po ang construction at pagpapaganda dito po sa Casa Antigua. Ngayon po, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating vlog. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!